Ang pagpasok sa eskwela para sa mga estudyante dito sa Dingle sa Iloilo, pahirapan. Ang pila kasi para makasakay ng balsa patawid ng ilog, parang pila balde. Ang mahabang pila para makasakay ng pampublikong transportasyon, hindi lang nangyayari sa mga abala at malalaking syudad. Pati na sa mga maliliit na bayan katulad ng Dingle sa Iloilo. Katunayan, ang pila rito kalimitan humahaba ng mahigit 200 metro. Pero hindi tren ang tiyagaang pinipilahan dito, kundi balsa. Para maunawaan at maranasan din maski papaano ang araw-araw nila ngayong pasakit, nitong Webes, lumipad ang aming team pa Iloilo. Mula rito sa munisipyo ng Dingle, babiyahe tayo ng around 20 minutes daw para marating natin yung barangay Kamambugan. Yung lugar kung saan nasira nga yung tulay at dahil doon pahirapan ngayon ang mga estudyante sa pagpasok sa eskwela. Punta ko tayo doon. Kita mo dito yung paghihirap ng mga tao. Napakaikli lang nung naputol na bahagi. Kaso yung paghihirap naman na idinulot nito para sa mga taga rito, talagang kalbaryo. 11 barangays po ng bayan ng Dingle ang affected. Mula po nung naputol ang tulay na ito, tinamaan po ito ng Odette, December 2021. Sumunod yung Agaton, April 2022. Mula noon, hindi na po pareho ang buhay ng mga taga rito. Mag-iisang taon na mula nung naputol ang kanilang tulay, hanggang kailan daw ho ba sila magtitiis. Pebrero nitong taon, nung naisipan ng bangkerong si Artem na gumawa ng balsa. Ito para sa mga pasahero, hawakan para hindi malaglag, rubber para hindi mabasa yung sapatos. Itong salbebida, in case of emergency, may hagis kami sa malaglag sa lantay. Donation lang ma, kahit magkano, 5 o 2 piso. Nadatnan ko ang rush hour ng pila ng mga estudyante sa hapon. Saktong uwian galing eskwelahan. Kamusta bang pagpasok sa eskwela? Mahirap kasi delikado eh, baka mahulog kami. Pag senior, mahirap, matarik po, tsaka maglalakad pa. Hindi ka makaakyat. Mas maganda sana kung matapos na kaagad ang tulay mo. Lalo pag may mga aksidente. Paano makapunta agad? Kasi ilang oras pa bago makapunta sa bayan. Ma'am. Mga ambulansya, hindi makaano agad kasi ang layo. Sobrang layo talaga, ma'am. Kaya ka sana maaksyonan agad to. Ayan o, 2 yung pila meron doon, tapos dito, take turns. Kasi kada balsa, 6 lang yung pwedeng isakay para hindi tumaob. Kailangan talaga pumila yung mga bata. Halika na, pumila na tayo. Umuusad na o. Naabutan ko ang grade 7 student at 13 anyos na si Nicole. Hindi ka nanghihinayang sa oras, Nicole? Yung biro mo yung pinipila mo dito, sana gumagawa ka na ng assignment. Nanghihinayang po kasi po pagdating ko po dun sa bahay, gabi na po. Nakatira si Nicole sa pinakadulong barangay ng Dingle, ang barangay Tula-Tulaan. Kung dati, alas 5 ng umaga nagigising si Nicole, ngayon, alas 4 na raw, naghahanda na, papasok ng eskwela. Harapan po, araw-araw po, umigising po ako ng maaga kasi po malayo pa po yung biyahe papuntang eskwelahan po. 15 minutos na lakaran. At 30 minutos na biyahe sa habal-habal ang kailangan niyang bunuin bago marating ang pampang ng ilog sa barangay Kamambugan. Pag maaraw na po, yung marami na pong mga tao, marami na pong pila, dulo na din po ako. Matagal-tagal pa po akong makaalis dun at makasakay ng lantay. Kaya madalas po nalilate po ako sa school.
Meron naman daw ibang daan, pero kalahating oras pa ang layo nito. Mas mabilis pa rin kung sa balsa na lang. May alternatibo pa rin namang daan, katulad ng hanging bridge. At ang binuksang daan malapit sa dam, pero inaayos pa ang mga ito. Magkano nagagastos mo? Yung pamasahe ko po kapag nakatawid na po ng hanging bridge is 15 pesos. 15 pesos ulit pa uwi? Opo. Naku, edi 30 pesos na yon. Sa balsa, nag-donate ka? Opo. Magkano? Kahit ilan lang po. Mag-aalas 4 po kanina nung nagsimula kaming pumila ni Nicole. 4:45 na po ng hapon. So hindi lang pala 30 minutes ang inaabot minsan ng pila. Kasi dun pa yung dulo, andito pa lang kami. Siguro mga 2, 3, 4, mga 5 batches pa ng balsa bago kami makasakay. Okay. Isang oras na tayo dito. Ha? Okay na po. So minsan inaabot ka rin ng gutom dito siguro. Ano? Opo, minsan. Grabe pala yung pila. Meron mo o doon o, dalawa. Tapos ito pa. Hindi lang o 30 minutes ito. Isang oras na ho kami. Kawawa yung mga bata pagpasok sa pag-uwi. Required ba sa school mag-high heels? Ang hirap. Putik-putik. Napaka-alikabok. Tapos sa akit ka medyo steep. Kaya naman. Kahit malayo ang inuuwian ni Nicole, pursigido ang bata na makatapos. Consistent honor student siya sa kanilang klase. Kapag pinabutihan ko po yung pag-aaral ko, hindi na po kami maghihirap at saka po matutulungan ko na po yung mga magulang ko. Mahal na mahal ko po talaga sila. Nahadlo ko gani, nga dira siya mag-agi, ma'am. Kay kung magbaha, syempre mataas dyan niya tubig. Ti siling ko, hindi siya kamaan maglangoy. Pero why kot nahimo, syempre, kung maglibot, magastos sa pamasahe. Kasi siyempre, mabudla yung sitwasyon. Tapos, wala steady trabaho. Mabudlay gid siya, ma'am. Ano ba gusto mo maging? Gusto ko kong maging nurse. Ito na, Nicole. Sasakay na rin tayo sa wakas. Ay. Makalipas ang isang oras sa pagpila. Mag-aalas 5 na po ng hapon. Sa wakas, makakasakay na rin kami ni Nicole ng balsa. Patawid doon para makauwi na siya doon sa kanilang bahay. Ayan. Grabe ho yung pila, oh. Okay ka pa? Okay pa. Ikaw, Nicole? Ikaw, araw-araw ganito. Anong... Ano ginagabi kami yung uwi? Paano ho yung sitwasyon ng mga bata rito, sir? Gumawa po ng adjustments po ang ating schools. Usually, 7:15 po is yung ating first period. But inuurong po iyon sa 7:30 para sa hapon magbigyan po sila ng time na makauwi early. So inuurong din po yung schedule from 4:30 to 4 o'clock. Ang pagtawid sa ilog, hindi lang pasakit sa mga estudyante, pati na rin sa maraming residente. Katulad ng inang si Carlene. Carlene, kamusta ba buhay niyo rito? Ang hirap pumunta ng bayan, ang hirap pumunta ng school kasi wala kaming choice, wala kaming madadaanan. Kung tatawid daw kasi sila sa dam o sa hanging bridge, kailangan pa nilang mamasahe na malaking kabawasan sa kanyang sweldo bilang kasambahay. Ang hirap talaga kasi 5 yung anak ko, double ride kami, back and forth, so 160. Paano pag malakas yung agos? Ayun, hindi kami tumatawid, hindi nag-ooperate yung balsa. Puti hindi nagre-reklamo yung mga bata na ayaw na nilang pumasok kasi ang hirap. Hindi naman, ma'am. Ako yung sumusuko. Tuwing umaga, binubuksan mo yung wallet mo, kasya ba to? Hirap talaga, ma'am. Para makatulong ang 15-anyos na anak ni Carlene na si Carlos. Sumasideline sa paghila ng balsa. Racket niya ito bago at pagkatapos pumasok ng eskwela. Ano oras ka nandito? Mga 5. Tapos maglantay ka na, ano oras ka titigil para pumasok? Mga 6:30. Hindi mama, makakapasok kaya agad yung magbuntaw mo para makakagisuslaan mo yung katuon ka mayad eh. Para ka-graduate yung ano, makabukol ka mga... O magkanong kinikita mo sa paglalantay? 200 ma'am. Oo, malaking bagay yun. Ano?
Ito po yung ipon ko galing sa Lantay. Nakailan na? 1,000 ma'am. Yung ipon ko para ibili ko ng cellphone. Natakot mo pormiro ma'am eh. Kaya naanad ma'am. Duway doon lang. Basi kung magkuhan mga dagdag yung pasahiro. Mga mo na mula tigamay na yung karga na mo di ma'am pasahiro. Pero marunong ka naman lumangoy. Hindi ma'am eh. Ha? Hindi ka marunong lumangoy pero ikaw taga Lantay. Paano yun pag nahulog? Safety ma'am. Kalbaryo rin ang pagtawid sa balsa sa mga katulad ni Jeremy na hirap maglakad dahil sa kanyang polio. Mananakit lawas ko doon trabaho. Kapanglaba ako, kapasaan ka kahoy, kapaninlo, sunod ka balay. Masakit lang pa ako. Paano nakakaya tay? Nalalayan ko pag bumaba dito sa Lantay. Pagkat din doon, nalalayan ko, mabagal mami. Anong sadya nyo sa kabila? Magsisimba, magmalingki. Ang mahal ng mga bilihin doon sa mga tritindahan na doon sa barangay. Kung doon kami sa bayan, makatipid kami. Ang operasyon sa balsa, inaabot hanggang gabi. Baka merong kang gustong sabihin dun sa mga kinauukulan. Gusto ko lang ma'am, mapabilis ang pag-ayos nito ma'am sa gobyerno. Dahil magdasig lang kay Adman para hindi makakakuan sa estudyante. Maglibot isa sa Angel Bridge. Ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng dingle at kawani ng DPWH may paliwanag kung bakit natatagalan ang pagkumpuni sa naputol na tulay. Kailan daw humagagawa itong tulay dito, sir? Bali yung target timeline po nila talaga is April 15 po, 2023. Saan stage na po ba itong ginagawa ngayon? Sa aming assessment ngayon, sa foundation sila ngayon. Sinisikap naman daw nilang bilisan ang paggawa ng tulay dahil alam nila ang kalbaryo ng mga taga rito. Sa mga tao, konting pasensya, konting pag-unawa na lang kasi alam naman nila na mahirap talaga i-construct dito kasi pag umulan, malalim tubig dito, hindi makadaan yung mga equipment. Ang tanong po ng mga taga rito, kailan daw humagagawa itong tulay? May instruction na kami sa contractor na ipastak talaga yung construction. So mga expected ho, kailan magagawa kaya ito? Yung bago nilang expiry is sa July 2023. Umaasa ang mga taga rito na sa lalong madaling panahon, matapos na ang tulay para hindi na dagdag kalbaryo pa sa mahirap na ngang agos ng pang-araw-araw nila. Buhay! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.